For today's video ay I'm going to show you mga sipit kung gaano o ano nga ba ang buhay namin dito sa aming lugar, especially po dito sa aming pulo na Cebu. So without further ado, tara na mga sipit at tuklasan natin kung ano nga ba ang buhay namin din eh. Let's go! Ang init, grabe! By the way, today is my day off. That's why we have the chance to do a vlog. And I think I need to explain this to you mga sipit kung ano nga ba yung buhay dito sa aming lugar. So by the way, ito nga pala yung bahay namin when I was a child. Yan, this one. So dito po ako lumaki. And sa bahay na yan. So ito po yung bahay namin for more than 15 years if I'm not mistaken. So 15 years I stay po ako dito sa bahay na to. Dito kami natutulog, dito kami kumakain, dito kami naglalaro, dito kami naliligo, meron poso dito. Unfortunately, yun, dito po yung poso dyan. Kaso ngayon inalis na because wala namang tao, wala namang pero dito. Yan pala, kasama natin si Goldie. And before, meron pong kubo doon. Yan, sa may yan, puno na yan. Merong kubo dyan. Pero sa tagal ng panahon, nasira. Siyempre, gawa lang yun sa ano, kahoy. Yan, hindi na renever, kaya nawala na. And dami kong memories dito mga sipit when I was a child. Grabe! Ito, naglalaro sa palaisdaan kapag ka nag-harvest, pinapatayo po yan. Dito po kami naglalaro kapag by months na, November, December, yan, sigurado. Yung mga palaisdaan po dyan. Most of the pispan here is pinapatayo po yan, dinidrain. Kaya, pwedeng-pwede ka talagang mag-outdoor recreational activities sa palaisdaan, which is doon. Pila, yan, hanggang doon. Tuyong-tuyo po yan. For about almost 1 month, pinapatayo yan. Kaya, pwedeng-pwede kami nun mag-ano, tawag doon. Soccer, yun. Tapos nag-ano rin, abulan. Ay, moro-moro, something like that. Yung mga traditional game during that time. So, yun po yung short background ng ating childhood dito po sa lugar na ito. And by the way, bigyan ko po kayo ng konting idea. Ito po ay Malauli Masatol, Pampanga. At ito pong prok namin ay Cebu. Wherein, malapit na po kami talaga sa dagat. Mga 20-30 minutes lang by boat. Harapin mo na yung ano, Consuelo. Makabebe Beach. And also, naretso ka dito. 20 to 40 minutes or 1 hour. Maximum, marating mo na yung Guagua, Seximon, or San Simon. And also, malapit din po dito yung Bataan. Kung mag-go by boat ka, more or less, mga isang oras lang. Yan, makakarating ka na ng Orani, Bataan. Pero kung by land, grabe, sobrang tagal ng biyahe. Iikot ka pa. Sana, in the future, makagawa sila ng ano dito, no? Bridge na magkukonekta sa Pampanga at Bataan para maiwasan na yung traffic magmula doon, paikot, grabe, sobrang layo. So tara na mga sipit, kwento ko na sa inyo yung buhay namin dito before. So before po mga sipit, yung buhay lang, buhay po namin dito, simple lang, basta mayroon kang bigas, no problem sa ulam at saka sa tubig, dahil yung tubig po namin is galing po sa gripo o sa deep well. Hindi po kami bumibili ng tubig dito. Including na po yun, yung iniinom namin is safe po at malinis sa ano, safe to drink. Kaya during that time, hindi po problem sa amin yung tubig at saka yung ulam. Why? Kasi unlimited po yung ulam dito. Usually kapag nag-harvest yung mga tao, pinapamigay lang po, especially kapag maraming nahuli. Grabe. Talagang maraming pang-ulam, makakapag-ano ka pa. Nangihingi ka na lang, makakapagbigay ka pa. Kasi nga, maraming na-harvest. Yung mga bangus, yung mga tilapia, yung mga biya. Sa libre na lang yun, pinapamigay na lang kasi maraming nahuli yung may-ari ng palaisdaan. Ganun po kasimple yung buhay namin dito noon. At the same time,
during that time, wala pang cellphone. So, nung bata ako, yung ginagawa ko lang, it's either naliligo kami dito sa ilog. Everyday yon, grabe. Wala yata ng araw na hindi ako naliligo, kaya during that time, sobrang itim ko rin. Everyday, yung mga kababata ko, ngayon, may iba, may mga asawa na. Yung iba, katrabaho, busy. Yung iba, wala na rin dito. Dahil nasa ibang lugar na. So, ako, until now, mabalik-balik pa rin sa lugar na ito. Dahil, until now, doon pa rin yung bahay namin. Sa kulay green po, mga sipit. So, basically, marami pa akong memories dito. At yung buhay po namin is masasabi ko na simple lang. Basta may bigas ka, all goods na, makasurvive ka na. And, ano pa ba? So, yun, marami nangyari. And, masasabi ko lang, yung buhay dito kung hindi ka sanay, nakakainip. Grabe talaga. Buti nga hindi na masyado nakakainip kasi meron ng technology, meron ng mga Android phone, iOS. Like before, nung bata ako, grabe. Yung cellphone nung isa lang. Tapos, lima kami sa bahay. 3310 pa yata yung cellphone. So, basically, yung papalis inip noon is, it's either manood ng TV, SpongeBob, Ghost Fighter, pa ba nun, yung mga sikat, Play Mapreka, Detective Conan, yan, at marami pang iba. Siyempre, yung ano, Nobita, ano kasi ito? Doraemon, yun. Napakasikat niyan during my childhood, mga sipit. So, noon, madalas, pag umaga talaga, nanonood kami ng TV. Paghapon naman, yung ginagawa namin is usually, naliligo na lang dito, or naglalaro after ng school, naglalaro kami ng ano, ng touching, kung alam niyo yun, touching sa ano, coins, using the coins. Basta touching. Sa kamapangan ka, alam mo yun, touching. Sa ano, sa lupa. Usually, sa lupa or sa bato, pwede rin. Yan, touching ng mga coins. So, grabe, no? Pero ngayon, yung mga bata dito sa amin, makikita mo, most of them, yung games nila is cellphone na. Pero meron pa rin naman mga naliligo, sa ilog, kapag walang pasok, meron pa din naman naglalaro sa labas. Pero unlike sa mga city, yung mga anong lugar, mga urban na places, grabe yung mga bata talagang moron gadgets na talaga. Kaya bata pa lang. Ito mga sipit, share ko lang din po. Kapag po may mga bisita ka po kami dito, parang yung first comment nila, wow, ganda. Pero kapag lumilipas na yung mga ilang oras, yung mga ilang araw, especially kapag weeks na, uwi na ako kasi nakakainip sa lugar niya. So yung ano nila, nainip sila, hindi sila sanay sa ganitong lugar kasi talagang as in, may mga dumadaan dito is bangka lang, like sa tabi ng kalsada, maraming dumadaan na tao, maraming dumadaan sa sasakyan, maraming dumadaan ng mga motor. Pero dito, usually, bangka lang talaga yung dumadaan dito. Meron mga dumadaan na tao, pero mabibilang mo sa kamay mo, unlike po sa ibang lugar. Grabe, sobrang daming tao. So, yun nga, sabi nila, nakakainip, nakaka-boring, walang activities na pwedeng gawin. So kami, ako personally, nasayang na, or nasayang tuloy. Nasanay na. Yan. Nasanay na sa ganitong lifestyle. Pag nandito ako, it's either kapag ano, natutulog, nagsa-cellphone, ayan, nag-vlog. Yan, sa palaisdaan. Minsan, nag-work pagka merong kailangang gawin. O kaya, pag merong kailangang ayusin. Ganun lang mga ginagawa ko dito. Pag nandito po sa amin, mga sipit. And, ako personally, masasabi ko talaga na malungkot. Pero, payapa, tahimik. Tingnan nyo naman, oh, grabe. Ayan, baka kala nyo eh, di nyo jok-jok ko kayo. Wala pa talagang dumadaan din eh. Ayan, oh. As in, as of the moment, ako lang mag-isa. Pero may kasama ako, si Goldie. Ayan, si Goldie ay nandoon, nagpapahinga. Naghanap siya ng good spot para magpapresko. Kasi as of the moment, sobrang init. At madalas, marami din ng mga ibon dito na nagtatambay at nanghuhuli ng pagkain nila. So, kasi yan, balis sa palaisdaan, maraming mga isda dyan. Kaya, madalas, yung mga ibon din ay pupunta dito.
So yun, overall mga kasipit, masasabi ko talaga sa buhay namin dito is nakakainip, kaboring, malungkot. Pero yung good side naman is maraming libre. As until now, yung tubig namin kinukuha pa rin namin sa deep well or sa ilalim ng lupa. Which is malinis naman at safe naman inumin. Hindi pa naman ako nakakasakit or diarrhea, something like that. And also, ito ba yung mga benefits nun? Maraming libre dito. Yung ulam, libre lang dito kapag may nag-harvest. Sa ibang lugar, bibilin mo lahat. Bibilin mo yung tubig, bibilin mo yung bigas, bibilin mo yung ulam, bibilin mo yung pangsahog. E dito, magtanim ka, pwede kang magtanim. Grabe, daming available na lupa dito. Nasa iyo na lang kung gusto mo magtanim or hindi. So, maraming available na isla dito. At the same time, tahimik. Malayo sa mga, alam niyo na, malayo sa mga ganito, malayo sa mga ganon. At kung gusto mo talagang magpahinga at mag-relax for a while, eh, goods po yung place na to kasi malayo sa pollution, malayo sa, alam niyo na, sa mga ganong bagay. Kaya, all goods naman po dito mga sipit. Ayun nga lang, kapag gagabi, pag kumatak na yung gabi, sobrang dilim kasi sa init dahan, sa mga pilapil, wala naman pong ilaw dyan. Basically, yung ilaw mo lang is ang iyong cellphone, yung flashlight ng cellphone mo, or kung meron ka talagang actual na flashlight. So ganun lang, dalawa lang yung option na meron ka para makapaglakad sa dilim. Pero overall, goods naman po mga sipit. And marami pang iba, marami pa akong gustong i-share sa inyo, pero baka mapahaba pa. So yun na lang, sinama rin na lang natin mga sipit. Pero overall, with my 25 years dito sa mundong ito, dami mo naging memories dito, memorable na memories na until na tumanda ako is dadalin ko yun mga sipit. And I hope babalikan ko tong video na to mga sipit kapag dumating yung point na yun, Lord willing. So yun pa mga sipit, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, maraming salamat po sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong panood. And if you like this video, please like and subscribe. Maraming salamat po and bye bye po sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.